Parang nakapaisip talaga akong kumuha ng brand new na sasakyan. Brand new na sasakyan. Brand new na sasakyan. Brand new na sasakyan. Ba't ka tumatango-tango? This one right here. Amoy bago. Plastic na plastic yan. Balot na balot. No? Hindi naman ibig sabihin nun, ayoko na kay Bukbuk. Magkaselos na yun, nandiyan siya. Hindi yan dyan, hindi niya ako nakikita. Ano tol? Kumusta? Teka, ano ba to? Ano ba yan tol? Ano ba yung dala mo? T-shirt po, Mayor. Hindi, teka, baka mamaya hindi kanila kayala. Si Anju to, kaibigan ko to na nagpiprint ng mga t-shirt. Yung mga para sa 100, tsaka yung mga bagong design na lalabas, si Anju ang nagprint niyan. Anong design ba to tol? Popular po. Ay, popular. Ito na yung popular. Teka, kakatok lang ako rito. Ayan, mga store po lang ako nang nagla-live. Ayan, may nagla-live selling dito. Live selling ng ano to, SPS Valenzuela. Ayan, nakita nyo yan. O, puro pabango yan. Ayan, o. Pero dami, o. Okay, ito na yung mga t-shirt. Pasok na natin, tol. Ayan, live yun, o. Live, o. Live selling. Ano, tol? Matutulog ka na? Opo, matutulog na po ako. Teka, baka mamaya may mga gustong magpa-print din ng t-shirt. Saan ka nila pwedeng kontakin? Sa page na saan, lang po ng AE Printing in the House. AE? Printing in the House. Printing in the House. Okay. So, supportahan natin yung mga nanonood dyan. Kung gusto nyo magpa-print, ayan. Anjo is the name. Tol, maraming salamat. Anjo Garcia po. Anjo Garcia, ayan. Okay, so dun sa mga kapwa kong popular dyan, no? Ito na iniintay natin. Ito na. So, maraming itim. Ito, puro itim to. Tapos, meron tayong puti. Ayan. At meron din tayong gray. Abangan lang natin kung paano at saan tayo makakakuha ng sarili nating popular na t-shirt. Okay? Like and follow na sa Aprobado na Facebook page para update-update tayo ron. Okay? So, tara. Biyaya na tayo ulit. Ayun, si Bukbuk. Oh, makintab na. Oh. Malinis na ulit. Oh. Uy. Ha? Uy. Ayan. So, kung naalala nyo, yung vlog na nagpakarawas ako tapos may pinuntahan kaming event ni Jumbo. Nangyari yun nung isang araw lang. So ngayon, ito, malinis pa rin siya. Di ba? Baka ano yan. Ganun pa rin, epekto pa rin nung ceramic coating yan. At sa mga naghanap ng bike ko, ito yung bike ko. Ayan, gamit ng tatay ko. Saka galing di? Pure gold. Ayan, buhay pa yung bike, buhay pa. Actually, iniisip ko nga na bike-bike ulit dahil nga, syempre, kailangan natin yun, no? Kailangan natin lahat yun, yung exercise. Ayan, iniisip ko pa lang naman. So habang iniisip ko, okay, so nung nakaraan, may pinakita ko sa inyo dito sa pinaka-dashboard ni Bukbuk, no? Na yung nagbi-blink kasi wala na siyang gas. Kaya nagpagas ako nung nakaraan, di ba? Ngayon naman, eto. Ayan. Ayan, yan, yan, yan. Yung nakikita nyo na yan, yan yung signal na hindi ko alam kung para saan yan. Okay? Hindi ko sigurado. Pero alam ko, it has something to do with the makina ng sasakyan na ito. Kung ano man ang ibig sabihin yan, gusto ko rin malaman. Kasi ang sabi nga sa akin, nung mga kaibigan ko na maraming alam sa sasakyan, pagka umilaw daw yan, kailangan ipacheck mo yung sasakyan mo. At meron silang tinatawag na parang PMS. Okay? So yun yung hahanapin ko ngayon, yung PMS. Kung saan merong PMS, okay? Kasi nga, nakita ko ito, itong ilaw na ito, medyo nakakatakot, di ba? At saka dapat daw talaga, regular na ginagawa yung PMS. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng PMS, pero gusto ko siyang malaman. Kasi parang nakakatakot siya eh. PMS, hindi ko talaga alam kung ano ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ba ng PMS, palaging merong sira. Kaya nung umilaw yan, palaging merong sira na ba ang ibig sabihin nun? Hindi ko alam, wala akong idea. O pwede rin namang, please make sure. Okay? So please make sure lang. Pakisigurado. Pakisigurado yung sasakyan mo. Yan. Again, wala akong idea. Kaya nga diba yung binuo kong grupo ay tinatawag na popular. Kasi puro forma lang racing. Popular racing! Ayun, alis muna kami at hahanap ako ng PMS para maging safe. Uy! PMS! Let's go! Okay, so nandito kami ulit ngayon sa vet dahil si Neo ay, yun nga, every week dinadala namin siya rito para sa kanyang manual extraction ng kanyang dumi. Okay, so nandito kami ulit. At dito kasi, since sabi ko nga kanina, di ba, naghahanap ako ng PMS, may nakita ako dito eh. May nakita akong page sa Facebook na nag-o-offer ng PMS. Siyempre, kaysa sa ibang lugar pa ako pumunta at sa ibang lugar pa ako maghanap, dito ako sa Valenzuela, di ba? Okay, so ito yung pinuntahan natin, yung Next Hub Auto Care. Yung akala kong talyer lang sa Mitsubishi Valenzuela pala. Wala akong talyer lang yung pupuntahan natin.
Kaya pala dahil maagad ng motor, tsaka dahil maagad ng sasakyan. Nakala ko talaga talyer-talyeran lang to. Tara na, ituloy na natin to, dito na tayo. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, no, Mitsubishi pala to. So parang patay-up yan ng Mitsubishi o same company, same owner, di ko alam. Basta parang magkadugtong sila. Pagpasok mo sa Mitsubishi, dire-diretso, yung ano na, yung yun, yung next hub. Ayan, Mitsubishi, pero in-entertain nila tayo kahit na Mitsubishi sila. Mitsubishi, nakuha niyo yun. Ayan yun na, pag di nyo nakuha, ayan nyo na lang. Ayun pala, nakuha ko pala yung estimate. So, malamang hahanapan muna namin ng schedule para, kasi parang hindi naman pala siya mabilis. Parang mga 3 to 4 hours yata, mga ganun. Tingin-tingin muna kami ng mga kotse rito. Tsaka po forma-forma lang ako rito. Para kunyari, ano, tumitingin ako ng kotse. Video mo, para kunyari, tumitingin ako ng kotse. Ba't ka tumatango-tango? Wala, naisip yung aso doon sa dashboard. May mga ganun-ganun lang. Yan. This one right here. Ano yung expander? Kasi marami pa ibang kotse rito. Pero ito expander kasi. Ito yung kotse ng Team Canlas. Tapos ang alam ko, first time natin to, di ba? Pumunta sa mga ganito. Alam ko, nakabukas lang yung pinto niya. No? Pwedeng sumakas. Pwedeng umupo. May bago. Plastic na plastic yan. Balot na balot. No? Hindi naman ibig sabihin nun, ayoko na kay Bukbuk. Magreselos na yun, nandiyan siya. Hindi yan dyan. Hindi niya ako nakikita. Nakatago yun doon sa gilid. Sabi niya gano'n, no? Parang ganito yata yung expander nila Chess. Ganito. Parang ganito. Yung model. Yan eh. Kami naman ay tumitingin-tingin lang. Hindi naman ibig sabihin nun eh, bibili kami ng sasakyan. Diba? Kasi unang isipin mo dyan, kailangan mo ba? Saan mo gagamitin? Saan mo ipapark? So, sa ngayon, hindi ko pa masasagot yung mga ganun tanong. At okay na okay ako ngayon kay Bukbuk. Wala akong problema sa kanya. Kumbaga, naibibigay naman ni Bukbuk ano kailangan ko. Pero syempre, hindi naman masamang mangarap na malay natin someday, di ba, magkaroon ng addition, no, sa mga sasakyan. Kasi si Bukbuk, wala akong planong ibenta yan. Pero sa ngayon, hindi. Hanggang di ko kayang sagutin yung mga tanong na kailangan ko ba, saan ko gagamitin, saan ko ilalagay, at saan ako kukuha ng pambayad, hindi muna ako bibili. Bali, yung napanood nyo kanina na tumingin ako ng sasakyan, kahapon lang nangyari yun. So ngayon, napaisip kasi ako. Kasi parang masarap din kumuha ng brand new na sasakyan. Siyempre, iba pa rin dahil wala ka masyadong iintindihin. Makinis, makinta, bago lahat, diba? So parang nagdadalawang isip ako na kumuha ng brand new na sasakyan. Although, siyempre, ano pa rin? Bukbuk number one pa rin, diba? Bukbuk number one. So, dito ako ngayon sa may bahay ng tropa pa ako kasi maraming pinagkakitaan to, maraming negosyo. Tatry kong umutang ng pang down. Kasi nga, parang napaisip talaga akong kumuha ng brand new na sasakyan. Oh boy! Oh! Nandiyan ka pala boy! Nandiyan ka pala? Oo! Oh. Ito nakita niyo na si Bukbuk dito pala! Eh syempre ano? Di ba? Oh, anong sa atin? Eh boy, kasi nung kahapon, may pinuntahan ako rito na yung Mitsubishi rito. Dito lang, malapit lang. Oh, walking distance lang yan. Eh, tumingin-tingin ako ng sasakyan, wala man akong planong bumili. Kaso, sabi ko nga kahapon, wala man akong paggagamitan, wala man akong paglalagyan ng sasakyan, at higit sa lahat, wala akong pambayad. Eh, ngayon, medyo ginapaisip ako eh. Mga kinakabahan ako sa iniisip ko na yan eh. Hindi boy, kasi syempre, kumbaga, ano na rin tayo, medyo tumataas-taas na rin ang level natin sa buhay. Oh. Di ba? Oh. Kumbaga, kahit paano eh, medyo okay-okay naman ang kitaan natin, kahit paano. Oh, no. Di ba? So ako, nakapaisip ako na sabi ko, parang gusto ko rin kumuha ng brand new na sasakyan. Brand new? Oo, oh, boy, brand new. Maganda yun, so, brand diba? New. Kasi syempre, kumbaga, yung mga nakikita natin, ang gaganda ng mga sasakyan nila. Makinis, makinta, brand new, amoy bago. Oo, pagpasok mo agad. Diba? Oo. Eh ngayon, boy, kasi nakita ko may down payment. Ngayon kasi medyo wala akong masyadong pera ngayon. Balita ako kasi may ka, 'di ba? May Team Canlas ka. Tapos meron kang BJ Printing Services, meron ka pang BJ Films. Oh. Tapos siyempre may mga racket-racket ka pa na ibang ginagawa, 'di ba? So ano isip ko, sabi ko, yung tropa ko na 'yon si Jumbo, maraming pera 'yon. Hindi ako maihindihan noon. Kaya boy, andito ako, boy. Kakapalan ko na yung mukha ko. Baka naman pwede makautang ng mga lang. 200,000 lang. Ha? Negative.
Boy, sabi ko pa naman, hindi mo ako maihindihan dahil tropa tayo. Boy, tropa tayo, bata pa tayo, maliliit pa tayong ganyan. Magkasama na tayo. Kaya sabi ko, hindi mo ako maihindihan eh. Negative, kaagasos ko lang kasi. Ano ka kagastos? Ano pinagkagastos mo? Wala ka namang ano, may jowa ka ba? Wala. O, wala pala eh. Ano yung pinagkagastos mo? Ba't wala kang pera? 200,000 lang inihiram ko. Bumili kasi ako ng ano. Ano binili mo? Bagong sasakyan. Bagong sasakyan? O, ito? Hindi naman sa'yo ito eh. Ha? Gusto mo makita? O, sana eh. Ang pangalan niya? Ano? Titi. Gusto mo makita yung titi ko? Titi ang pangalan? Titi. Letter T. Titi. Gusto mo makita? Asan? Asan yung bago mo sasakyan? Asan? Ito, sa'yo ito? Akin yan! Sa'yo yan? Woo! Baka nakapark lang dito. Nakipark lang dito yan. Hindi naman sa'yo yan. Sa akin yan! Paano naging sa'yo? O, sige. Ano ba? O, isusi. O, ano na? Hindi ba naniniwala? Dalawa pa yan. Dalawa isusi. Dalawa isusi. O. Buksan natin. Sige nga, pinutin mo nga. Ayos ba? Umiilaw ba? Paano naging sa'yo ito? Wala ka naman pera eh. Buksan mo na. Sa'yo nga ito, boy. Sa akin yan, boy. Ayos ba? May brand new ah. Bagong-bago yan. May bago, boy ah. Pre. Marami ka palang pera. Kaya hindi kita mapapautang. Ito na lang hingin ko. Sa akin na lang ito. Ba, parang sa'yo nga ito ah. Saan yan? Tripod ko na binili ko sa'yo. Ah, yan pa yun. Oh. Ang matiba yan. Teka, kung sa'yo yan, ibig sabihin wala kang pera. Wala talaga. Eh, kung wala kang pera, hindi na tayo magkaibigan. Wala ka palang pera. Meron lang yun. Pasakay ako dyan minsan ah.